Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangsa Moro Philippines. Magandang umaga, maayong buntag, mapya mapita sa kanulang. At sa araw na ito ay magkakasama naman po tayo sa ating talakayan, pinamagatang Islam para sa lahat, tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ito po, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Walang dahilan ng pagpapadala namin sa iyo, Propeta Muhammad, maliban na lang na biyaya sa sanlibutan. Ang Islam, para sa lahat. Kahit saan ka mang tribong napapabilang, anuman ang iyong reliyon na pinapaniwalaan, ang Islam ay para sa iyo. At sa araw po na ito, mga masugid at mga minamahal naming taga-subaybay, sa programa ng Bangsa Moro Media Production na Islam para sa lahat, ay makakasama naman po natin ang dalawa nating mahal na sheikh na kilala sa larangan ng dakwa o sa propagation. Sa English na lingwahe, propagation, sa Arabic na lingwahe ay dakwa. Walang iba, kundi kilala rin po natin ito sa ating mga lectures, no? Ang karapatan ng mga kababaihan tuwing Saturday and Sunday alas 7 ng gabi hanggang 7 to 7:30 ng gabi. And of course, yung Bangsa Moro, Religious and National Unity, na inaabangan po ng lahat ng ating mga taga-subaybay tuwing Tuesday and Thursday, ganun din po 7 to 7:30 ng gabi po. Walang iba, ang mahal nating dalawang mahal natin na Sheikh, unang una Sheikh Abdul Hadi Commander, siya po yung kasalukuyan ng Secretary General ng Haya. Assalamu alaikum Sheikh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh sa mga subid at mga dinaming taga-pinig at panood sa ating Islam para sa lahat sa ating pagtatakay sa ayat o lamain mo sa Islam para sa lahat. Sumayin niyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah. Masyaallah. Sheikh, sa pag-unlak sa aming imitasyon dito. And of course, ang kilala rin po natin na Sheikh sa larangan ng dakwa, nakikita po natin ito sa social media at for me, no, inaabangan po itong mga lectures niya. Marami po siyang mga lectures sa social media. Walang iba kundi Sheikh Badi Uzzaman Salyaw. Siya po yung Assistant Secretary General ng Haya for Religious Affairs. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahilin natin at baik at mahilin natin na marami-marami salamat sa inyong pagsubaybay at sana hindi kayo masawa. Si Isara kami, pagsikapan namin, matatapos lang ito pag namatay na kami. Talagang tuloy ang aming gawa at nakahanda kami sa anumang gawain sa napakahalagang misyon na ito. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, lalo-lalo na sa mga may-ari ng programa na ito at lalo-lalo na sa mga inyong mga minamahal na mga ulama dito sa
Pang Samuro na pinamumunuan ng ating Secretary General, Sheikh Hamadi Commander. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayan po no, sa mga mahal nating mga taga-subaybay, ito na po yung pang-anim no, part 6 nung talakayan natin patungkol sa Hayatul Ulama al-Muslimin bil Pilipin. So ang iba sa atin no, parang natatanong at tinatanong yung programa na ito, bakit paulit-ulit po natin itong tinatakel o pinag-uusapan. So kung papansinin po natin no, yung lahat ng lumipas na ating talakayan po mula part 1 to part 5 po ay nakasama po natin yung lahat ng Assistant Secretary General. At siguro ito na yung last sheikh, no? Assistant Secretary General. Meron pa. Ah, mashallah. So, meron pa po. So, inshallah, pinag-uusapan po natin itong haya based po sa mga Assistant Secretary Generals po ng haya na ito, Secretary General, upang sa ganun ay malaman nung mga ulama natin kung saan po sila papasok, sino po yung pupuntahan nila kung may mga concern po sila regarding sa haya. And of course, yung mga hindi pa po mga Muslim, of course, no? Meron po tayong kung may concern po sila regarding sa Islam, ay malaman po nila kung saan po sila saan po sila pupunta at kung saan po sila sasangguni. And sa araw po na ito na po yung part 6 ng ating talakayan patungkol sa haya. At ayun na po kayo at subaybayan ang talakayan natin patungkol sa Hayatul Ulama al-Muslimina bil Pilipin. Ito po ang unang katanungan sa ating mga mahal na guests. Sheikh Abdul Hadi, nabanggit po ninyo sa live interview po natin nung nakaraan kasama po si Dr. Muhammad Nadir Ibil na may plano po kayong magpatayo, conduct ng mga training seminars para po sa mga ulama natin. Baka po pwede po ninyo ito bigyang linaw at bigyang diin upang sa ganun ay malinawan po yung ating mga tagapakinig, subaybay, and yung mga ulama po natin na hindi pa po nila napapanood ng programa natin siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabaadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, tama naging kasama natin sa part 5 si Sheikh Dr. Muhammad Nadir. Siya ang ating Assistant Secretary General for Religious Affairs and Scientific Affairs. So, nabanggit natin na mayroon tayong mga plano paano tayo makapagtatag ng yung pinaka kinakailangan natin ng seminars para sa mga ulama natin. Isa yan sa mga priority natin ng activities sa mga assembly at sa mga forums. Magkakaroon din tayo ng mga pribadong training para sa mga kapatid natin ng mga ulama. Actually, Brother Sheikh Kardawi, inumpisa na natin yung training on courses. Alhamdulillah, inumpisa natin ilang series na o ilang pakikita na ng mga kapatid natin na mga may mga ulama at saka mayroon pang mga professional. Ang pakay natin dito ay manumbalik yung tingin ng mga kapatid natin. Tingin natin lahat na ang pinakasolusyon ng Ayatuhu al-Hal wahid. Ang pinakasolusyon na kinakailangan natin sapagkat alam natin na ating pananampalatayang Islam ay batas at saka buhay, kabuhay. O sa ating pagtatalakay o pagkakaroon ng mga training na katulad nito, malalaman natin kung paano tayo mamuhay at kung paano natin pamuhay ang na taliwas sa mga
hinahinala ng mga iba na ito ay parang hindi na angkop sa ngayon. Pagkat katulad ng pagkakalam din natin, mga masugid namin tagapakinig, ang ating pananampalatayang Islam ay salihan fi kulli zamanin wa makan. Siya ay applicable sa anumang panahon at saan mang lugar. So, ibig sabihin kung ito ay naging isinabuhay ng mga sinauna panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan, bagkus ay sa panahon pa ng mga sinauna ng propeta bago pa man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin ito ay angkop sa kanila. Ito rin ang pinaka-angkop din sa atin din hanggat sa kapilang araw na magiging batas natin na hindi lamang para sa pagsasamba bagkus ay para din sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw. Sa courses natin na ito na Sharia, medyo binibigyan natin ng emphasize sa tinatawag na ito. Sapagkat batid natin na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ayon sa kanya, al-aqidatu wa hiya al-asas allati tubna alayhi al-ibadatu wa al-a'malu wa al-adat wa at-tasawurat. Ibig sabihin, ang akida ang siyang pinaka-pundasyon na dito natin binibis ang ating mga pagsasamba. Kahit gano'n tayo magsamba, kung wala tayong akida, gayon din ang ating mga ginagawa, gayon din ang ating mga yung mga kaugalian, pati pa yung ating pag-iisip, kinakailangan na meron tayong akida. Isa pang kung bakit kinakailangan natin ang mga seminar sa akida ay tayo na mga Bangsamoro, mga Muslim sa Pilipinas, hindi pwede tayo magkakaiba sa pananampalataya. Hindi pwede tayo magkakaiba sa mga beliefs kasi anhin ang pagkakaiba natin ay hindi natin makamit yung pagkakaiba. Pinakamalaking aspekto para magkaisa ang mga Bangsamoro, magkaisa tayo, magkakaisa rin yung ating mga pinaniniwala, mga pinaninindigan yung creed, ika nga. Ikalawa, panahon ni Al-Alama Sheikh Salamat Hashim ay parang tinugunan niya ang ka-importante importansya ng tinatawag na akida. Isa pa bukod doon, yung hinggil sa mga religious training, kailangan din natin na tayo na mga ulama o kami na mga ulama ay magkaroon kami ng mga training sa tinatawag na idara. Leadership, kaya ay management. Idara, management, at saka mayroon pang may idara tul masyariya, ilmu asasatil khairiya. Mayroon tayong mga module nito na nakasulat sa wikang Arabic. Management, hinggil sa leadership, at saka yung paano natin hawakan ang mga NGOs. Hindi paano tayo mag-manage sa mga maliliit na mga proyekto ng ating Hayat o Ulamay Muslim. Isa pa sa kailangan natin na mapag-trainingan ng mga kapatid natin na mga ulama, tinatawag na Dauratu Maharati I'dadi wa Kitabati Taqarir. Training para sa skills. Ma-enhance natin yung skills natin para sa pagsagawa ng reports. Kinakailangan natin ito. Kahit anumang klaseng report. So, ito rin ay mayroon din tayong module hindi dito na nakasulat sa wikang Arabic. Isa pa na sisikapin natin insyaallah sa mga susunod na panahon ay Dauratul Ibda'i wal Ibtikar. Ibig sabihin, ano yung Ibda, Sheikh Ibda, yung innovation. Paano tayo makapag-innovate ng mga bagay na hindi sa pananampalataya pero yung mga bagay na para sa kabuhayan natin.
mayroon pang sinasabi dito ng mga ulama na kaifa na taama lumaan mo ta kahira. Paano tayo makitungo sa palaging pagbabag? Globalization. Kasi hindi tayo pwedeng sumang-ayon dito. Kasi baka sabihin na lang ang hayat o na may Muslimin na Bilfilipin ay backward. Ang itinuturo sa mga tao, sa mga bansa moro ay yung hindi na umaangkop sa kanilang panahon ngayon. Mayroon ding isang modul na i'adadul khutat isanawiya. Paano tayo makagawa ng yearly plan? Ito yung mga strategic plan. Ito yung binabanggit natin kasi halos wala pa tayong nakikita ng mga training na more on sa mga management, sa mga planning na sa wikang Arabic, ika nga. Ang sisipapin natin yung mga hindi back-to-back sa mga kapatid natin ng mga ulama. Yung mga back-to-back, okay na, marami silang nadadaluhan ng mga trainings. Pero yung mga Arabic lang ang kanilang mga natutunan. So kailangan mabigyan natin sila ng mga training na sa wikang Arabic. Mayroon din mga may mga module din tayo sa kayfiyat hilil muskilat. Paano i-solve? Ano ang mga paraan para i-solve ang mga problema? So nakikita natin na ito ay mga kinakailangan natin. Kinakailangan ng mga ulama upang sa gayon ang kanilang kaalaman ay dagdag sa kanilang kaalaman. Pang-relihiyon na kaalaman ay lahat ng mga pagbabago sa buhay ay malalaman nila. Kung matatandaan mo sa mga naunang live interview natin, nabanggit natin yung mga objectives. Kabilang doon sa mga objectives ng Hayat Ulama al-Muslimin na Pilipin ay kung paano natin ma-enhance ang mga ulama in lahat ng aspect ng Allah. So, talagang napakagandang pakinggan mo yung mga ganitong mga tema at mga ganitong mga paksapa tungkol sa mga seminars na banggit ni po Sheikh. Ay titingnan natin ito po yung tinatawag ngayon na situational na nangyayari. Kung titingnan natin yung sa opisina, kinakailangan po nilang gumawa ng report, strategic planning, and of course sa society, sa ipunan po natin ay alam natin na hindi na po maiwasan itong mga problema o mga sakuna na sa buhay. Kaya nararapat na merong mga seminar patungkol sa kayfiyat hilil masyakil, muskila, kung paano i-resolve itong mga problema na ito na lumarating sa atin. Masyallah. So talagang napakarami mga seminars pa po ang itataguyod, ipapatayo ng Hayatul Ulama al-Muslimin upang sa ganun ay ma-empower natin yung mga ulama natin. At hinihingin ko po ng tulong ng lahat ng nakakarinig na kung gusto niyo pong tulungan at i-realize itong mga programa ng Hayatul Ulama al-Muslimin ng Pilipin, ay open po sila sa inyong mga tulong, anuman dyan na moral support or any other kinds of support, ay ready po sila na tanggapin po itong mga tulong ninyo. Nakagayak na yung mga module natin. Masyaallah. So talagang ready na po, no? Sa ating mga ulama, contact na lang po kayo sa kung sino po ang kinaukulan ng Hayatul Ulama al-Muslimin upang sa ganun ay ma-avail po ninyo itong mga seminars and trainings na ipapatayo ng Hayatul Ulama al-Muslimin na Pilipinas. Masyaallah. So, of course, no? Dahil kasama natin ang Assistant Secretary General for Religious Affairs, Sheikh Badiuzaman, maaari po ninyong ipaliwanag itong committee na italaga po sa inyo. Ano po ba itong opisina ninyo? At ano po ang mandato ng inyong opisina bilang Assistant Secretary General for Religious Affairs ng Hayatul Ulama al-Muslimin, Sheikh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusalli wa nusallim ala al-ba'uthi rahmatil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Assalamu alaikum uli. Katulad ng narinig natin na nalagdagan yung mga departamento ng Hayatul Ulama ay kung ito ay titignan natin ay malalaman natin kung gaano ka kung gaano kalawak ang Islam.
Eh dito sa lugar natin, dito sa Bangsamoro, sa buong Pilipinas, eh makikita natin na kung sa labas ng Bangsamoro, majority talaga ay mga non-Muslim. At kahit sa lugar ng Bangsamoro, eh, may mga area talaga na, ibig sabihin halos, sabihin natin, abot ng kung hindi one-third, eh more than one-third, ay mga non-Muslim. Pagka lang ako'y lumaki sa Ampatuan, Maguindanao, napakalaki ng area ng Ampatuan na puros mga Kristiyano ang nakatira. Ibig sabihin, kailangan natin talaga may pakita yung tunay na imahe, tunay na larawan ng Islam sa mga non-Muslim. Kaya, unang-una ay magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nabuo itong Hayatul Ulama. Pangalawa, ay tayo lang magpasalamat kay Sheikh Abdul Hadi. Hindi ko alam kung anong kanyang dahilan, pero inshallah, magandang kanyang dahilan bakit tayong napili sa departamento ito, sa larangan na ito. Inshallah, ay pagsikapan natin na magawa kung ano man ang makayanan natin, inshallah, habang tayo ay nabubuhay pa dito sa ibang lupa, ay napakaganda kasi ito'y pagkakataon. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang talambuhan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kung siya'y humaharap sa mga inaalagaan niyang mga Muslim, pero nga silang Darul Arkam sa Makkah, ay humaharap din siya sa mga hindi Muslim. At kung titingnan natin kung paano humaharap ang propeta at nakipag-usap sa mga hindi Muslim, ay makakuha tayo ng napakagandang wisdom, napakagandang hikma kung paano tayo humaharap sa mga hindi Muslim. Ay ito nga, yung lugar natin ay hindi natin may kaila, halos kaisang lugar man sa mundo, kahit yung mga bansa ng mga Muslim, eh meron talaga mga hindi Muslim na kung saan kailangan, may parating natin ang mensahe. Eh, kasama nga natin sila sa isang lugar eh. Pagkatapos din natin, may parating ang mensahe. Kaya, kumbaga, kailangan talaga na meron tayong departamento na sa ilalim ng Hayatul Ulama na ganito, nagpapakita ng tunay na larawan, tunay na imahe ng Islam at nakipag-usap, nakipag-dialog sa mga hindi Muslim kung kinakailangan para may pakita natin ang tunay na ano yung talagang Islam na religion ng lahat ng mga propeta. Kaya ito'y napakahalaga sa tingin ko, ay kailangan talaga na maraming magtutulong-tulungan dito dahil malawak na ibig sabihin gawain, malaking misyon na kung saan may papakita natin sa mga hindi Muslim kung anong Islam at may paliwanag natin sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang lugar. Kaya dapat din kung sino man ang sa mga kasama na, namin, halimbawa na mga ulama na may kakayanan para isagawa ang o tumulong sa ganitong gawain, ay kailangan magsama-sama tayong lahat para may pakita ang Islam, ang tunay na larawan ng Islam, tunay na katuro ng Islam, pinakamitihin ng Islam, at katuluan na kung saan, sinasabi nga natin palagi, ang Islam ay higit sa lahat. Bakit higit sa lahat? Kasi ang Islam ay, ito ay sistema, batas, na kung saan, ay ang nagtala nito ang lumikha ng tao o lumikha ng buong sanglibutan. Kaya walang higit na nakakaalam kung anong dapat na batas na ipapatupad, kundi ang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa tingin ko, talagang ginabayan ng Allah ang ating mahal na Secretary General ng Hayatul Ulama para maglagay ng ganitong departamento sa ilalim ng kanilang pamunuan, na kung saan ay ako hindi ko alam kung ako'y karapat-dapat na maging assistant secretary sa larangan na ito, pero pagsikapan namin. Pagkasano, alam ko na maraming mas magaling pa kayo sa akin o maraming mas mahaba pang experience, pero inshallah ay pagsikapan po namin. Actually, ay marami na rin akong nakakausap ng mga kapatid na pagkasano, meron silang kakayanan at meron silang experience sa larangan na ito. Kaya ito ay magkasano kung titingnan natin
saan itong pinagmulan ng Taufik na ito, ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ay dahil sa ating pamunuan, sabihin mga namumuno sa atin mula noon na dala-dala ng Islam, ito na nga, nagkakabunga na yung kanilang ginawa at nakakaroon na tayo ng ibig sabihin pagpapalabas o pagpaparating ng mensahe ng Islam na hayag na, kumbaga sa ano, malaya na tayo nagawin ang mga ganitong gawain. Kaya ito'y papasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pasalamat natin sa mga umpisa pang nagpalaganap ng Islam at namuno sa mga Muslim sa bansa mo. So, yun din po, Sheikh, no, yung task ng presidente po ninyo bilang Assistant Secretary General for Religious Affairs ay naka-focus po ito sa mga non-Muslim upang sila na ipaliwanag sa kanila kung ano po ba ang Islam, ano po ba ang itong Hayatul Ulama, ano po ang mandato nito, at upang sa ganun ay maintindihan po nila yung mga pamamaraan natin ng mga Muslim. So, ganun po ba yung Sheikh, no? So talagang kung titingnan po natin, no, ay napakalinaw yung pagpapaliwala ni Sheikh patung sa mandato ng Hayatul Ulama al-Muslim, ng kanyang departamento patungkol o anchor sa Hayatul Ulama al-Muslim. So, Sheikh, no, bilang ibang katanungan, Sheikh, no, may structure po ba itong departamento po ninyo? Baka may paliwanag po ninyo yung mga committees ninyo. Pag sa ganun ay, siyempre, yung mga taga-pakinig po natin, malaman nila kung may mga concerns sila regarding po sa non-Muslim, doon po sila lalapit, Sheikh. Sa ngayon, ay meron kaming tatlong committee. Unang-una, yung committee sa pakipag-tinatawag na lagi na tayo Muslimin, sabihin yung non-Muslim. O mga non-Muslim, sabihin, pakipagharap sa mga hindi-Muslim. Yung unang-una, yung sabihin, kumbaga sa ano, sa wikang Arabic, da'wa to tayo Muslimin, ilan Islam? Sabihin, pagkikaya sa mga hindi-Muslim tungo sa Islam. Pero yung unang-unang committee. Pangalawang committee, eh, siyempre, inaasahan natin at nakikita naman natin palagi na may mga talagang nainganyo at naintindihan ng tamang katuruan ng Islam, kaya maraming yumakap sa Islam. Kaya kailangan nila ng makasano, pangangalaga. Kaya merong under nitong departamentong ito, tinatawag na Lajnatul Aidin ng Islam. Sabihin yung mga nag-Muslim, paano sila alagaan? Para gusto nila alagaan sila, tuturuan sila, para matutunan nilang Islam sa pinaka-tamang katuruan nito at kung paano may pamuhay ng Islam. Napakahalaga nun kasi, siyempre, itong mga kapatid natin na mga yumakap sa Islam, kailangan na talaga ang gabay ng mga nag-aral ng Islam para matutunan nila yung ano yung dapat nilang gawin sa Islam. Kailangan talaga. Yes, maputol po kayo, Sheikh, no, regarding po dun sa, kasi dapat ma-highlight po natin itong Lajnat al-Aidin al-Islam o Inayat sa al-Aidin al-Islam po, no, pag-aalaga sa mga balik Islam. Kung titingnan po natin, ito yung minsan na problema dito sa atin, o hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, ibang bansa, sa bansa ng mga Arabo. Kung may pumapasok sa Islam, ay hindi po sila naaalagaan, kaya naging dahilan na minsan nahuli sila na paan po magsala. So dahil sa mga ganun na mga senaryo, Sheikh, no, ay minsan, bakit pa ako nagbalik Islam? May mga ganun na nangyayari po, Sheikh. Baka bigyang lino niyo po, Sheikh, na mga ganun. Sa larangan na ito, alhamdulillah, ay medyo sabihin natin, mahaba-haba yung ating experience sa pangangalaga sa mga bagong Muslim. Pati bang sitwasyon? Kaya ang punto dito, kailangan talaga na, unang-una, ay maintindihan nila yung ating panindigan pa, ating panindigan. Yung kasi napakahalaga nun eh. Kasi kapag nabuo, pagkasano, napatatag natin ang akida ng mga yumakap sa Islam, doon kusa na siya maghanap kung saan, paano yung tutunan ng Islam. Pero kapag yung, kasi hindi kasi pare-pareho ang dahilan eh. Ama, depende sa dahilan kung bakit siya nag-Muslim. May mga nag-Muslim na talagang masugid nilang pinag-aralan ng Islam. Kung kaya, makasano, mamumulit yun, kukulitin nila yung mga may alam eh. Ustad, turuan mo ako, pupunta, tatawag kong kani-kanino. Actually, kamakailan lang, may nangyari sa akin na isang
bagong Muslim na, limang araw pa lang Muslim, na nasa Zamboanga City. Masyaallah. Sabi ko ilang araw pa lang Muslim kapatid, sabi na limang araw pa lang. Wala ka bang contact na Islamic Center? Sabi na wala. Paano ka nag-Muslim? Sabi sa pamagitan ng mga kapatid natin ng dudawa sa Facebook. Kaya yung social media, managari. Sabi ko, hindi ba, maghanap ako. Kaya nga kanina, nakausap ko yung isang kapatid. Nasa Zamboanga City rin na dati kung dati namin estudyante. Puro na rin. Sabi ko, pakisubaybay lang si kapatid kasi kailangan niya. Kaya katulad nun, yung sabihin nun, Allahu Akbar, nag-Muslim na talagang nagsikap na maintain niya ng Islam, siyempre, ang gabay hindi galing sa atin, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Although na medyo masailan yung pangyari kasi tinakwisa ng kanyang mga magulang at inaataw lang asawa. Tapos sinisiraan siya ng kanyang pastor kasi nasisiraan daw. Yun, katulad doon, kailangan na talaga ng gabay. Kailangan na talaga, meron mga tao na gagabay sa kanila para matutunan ng Islam hanggang sa sila ilumakas. Kapag lumakas na kasi yung kanilang panindigan, kanilang akida sa Islam, pili mo ng pakawalan. Oo, pero yung katulad mo talagang pinagsikapan yung matutunan ng Islam na nag-iisa siya. Walang nagturo sa kanila, walang nagpaliwanag ng Islam na harapan, kundi sa pamagitan lang ng social media. Kaya katulad nun, ay kailangan talaga ng pangalaga. At marami dito sa atin na ganun. Marami dito sa atin na ganun. Meron namang ang dahilan ay hindi ganun, maaaring nainganyo sa kasama. Nakita niya na, ay maganda yung sumano ng Muslim, kaya dito na lang ako. Yung iba pa nga eh, nag-Muslim dahil sa matapang ng mga Muslim. Kaya gusto maging matapang din. Kaya depende sa dahilan. Pero ano man ang dahilan? Kailangan pa rin kailangan nila talaga. Pangalaga. Kailangan nila talaga. Yan po yung punto natin, Chef, para malinawan yung mga taga-pakinig, taga-subaybay po natin. So, kaya bago mo ipagpatuloy, meron tayong opisina. Nakuha tayong opisina, kailangan siguro ang kailangan ng furniture, kailangan ano, pero meron tayong opisina at nagbigay yung isa sa mga chef natin at magkakaroon tayo ng mga classroom para turuan mga katulad ng mga tulad nito. Kaya alhamdulillah, yung sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman tayo pinapabayaan sa ganitong narangan o ganitong misyon na ng mga propeta. Alayhi salatu wassalam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani." Meron pa mang higit sa paliwanag o salita ng sino mang nagpapaliwanag na hinihikayat ang mga tao tungo sa relihiyon ng Allah, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi niya kay Muslim, ibig sabihin, yung pagpapakita mo na kay Muslim ay sapat na yon para makahikayat ka ng iba kung ikaw ay nasusunod mo ang tamang katuruan ng Islam, na ipapalaganap mo at na sakatuparan mo ang tamang katuruan ng Islam. Yun nga, sinasabi natin palagi, kahit ganun lang, ang tawag doon ay silent dawa. Di ka nagsasalita, pero gumagawa ka ng tamang gawain at nasusunod mo ang Islam, ay dawa na rin yun. At maraming ganun, maraming mga nainganyo sa Islam dahil sa mabuting gawain ng mga Muslim. So, ipagpatuloy po, Sheikh, yung mga committees po ninyo. Nabanggit mo yung non-Muslim committee, committee ng pag-aalaga sa mga balisa. May iba pa pong mga committee? Meron tayong special. Bakit special? Kasi pinangalanan ni Sheikh na Laginat Zuama Ad-Diniya. Ibig sabihin yung mga leaders ng religious leaders na kung saan maring tayo ay makipagharap sa kanila sa magandang dialogue ay kailangan din natin yun eh. Kasi minsan nakakaharap mo yung sabihin natin pastor, pare. Maring yung pare, yung pastor, hindi mo Muslim pero yung nakikinig. Maring may hinggali doon sa usapan. Tayo naman kasi ang pakipag-usap natin ayon sa kung ano ang pakipag-usap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakipag-usap sa mga katulad ng Nasara, Najiran, yung mga Christian na galing Najiran, katulad ng mga Yahudi sa Manila. Kung paano nakikipag-usap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lalo ng mga pinuno nila, ay inshallah ipagsikapan natin na ganun din tayo. Inshallah ay kung sino man nakikinig na nakahanda sa ganitong larangan, ay kailangan namin kayo kasi hindi sapat na kami lang, na ilan lang kami
para gumawa ng ganitong gawin. At saka malawak din ang lugar ng Bansamoro. The same time, buong Pilipinas, hindi lang Bansamoro. Para may pakita natin ang tunay na larawan, tunay na ima, tunay na katulad. Masyaallah. So, sa ating mga minamahal na taga-subaybay, narinig po natin yung tatlong committees po no, na nabanggit ni Sheikh kanina, yung Legion of Carrier Muslimin, yung committees for non-Muslim upang ay malaman po nila kung ano po ba Islam at katuruan at paniniwala naman. Pangalawa, yung Legion of Tulahain ng Islam, yung mga yung committee na nag-aalaga sa mga balik Islam, upang sa ganun ay mas ma-boost saka mapalakas yung kanilang paniniwala at kaalaman patungkol sa pananampalataya ng Islam. And ang panghuli po, yung special committee na recommended po ni Sheikh Abdul Hadi na Sinat Az-Zu'ama Ad-Diniya. Of course, may mga malalaking mga tao sa iba't ibang relihiyon, mga pare, may mga antas din po sila sa kanilang mga relihiyon, nararapat po na bigyang focus po natin yung mga ganun na mga tao upang sa ganun ay malaman po nila kung ano po ba ang pananampalataya ng Islam. Si Sheikh, isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad, si Ali bin Abi Talib, sabi niya, kausapin mo mga tao sa kung ano yung naiintindihan nila. So, hadithin nas, bimayarifun. So, itong mga tao na ito, yung mga Zu'ama, Diniya, yung mga religious leaders na ito, so, may mga pamamaraan po ng pag-uusap po para sa kanila upang sa ganun ay maintindihan po nila itong pananampalatayin. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa ating mga minamahal na taga-subaybay, babalikan po natin itong napakasarap na talakayan patungkol sa haya at ano po ba ang responsibility ng haya na ito. Of course, yung Assistant Secretary General for Religious Affairs pagkatapos ng ilang paalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at tayo po ay nagbabalik sa ating mainit at masarap na talakayan patungkol sa haya. At kanina po, natapin po natin kung ano po ba itong mga committee at rules and responsibility, yung mandates po ng Assistant Secretary General for Religious Affairs na nakatalaga kay Sheikh Badiuzzaman Salyaw. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, kung may mga kakilala po kayo ng mga non-Muslims o di kayo mga palik-Islam na po, na gustong lumapit sa Haya, ay maaari niyo pong lapitan si Sheikh Badiuzzaman. Siguro may Facebook account din po kayo, Sheikh, no? Sheikh Badiuzzaman Salyaw. I-recommend po, refer po ninyo ang mga kakilala po ninyo na ito po mga Muslim at yung mga balik-Islam po upang sa ganun ay matugunan ng Hayatul Ulama al-Muslimin, departamento ng Haya for Religious Affairs. At bilang pagpapatuloy sa ating talakayan patungkol sa Haya, no? Babalikan natin si Sheikh Abdul Hadi. Narinig po namin, Sheikh, no, na ang BARM ay magbibigay po ng ayuda through coordination o cooperation sa Hayatul Ulama al-Muslimin bil Pilipin. Baka po pwede ninyo linawan kung ano po itong mga guidelines na inilabas po ninyo hinggil dito sa ayuda po na ito na nag-cooperate yung BARM po sa inyo. Salamat, Brother Awi.
ayodang unang pagkakaalam natin. Pero kanina kami sa task force para sa ayuda na pinamumunuan ni mayroon palang bagong tawag nila sa bar, tabang. Tabang. Tabang tulong alay sa bar o namay na sa nila sa atin. Tabang na yan. Halip na ayuda ay tabang. Tabang alay sa mga ang pinakauna nito itong pagkauna ng maraming nakarating sa nag-agis sa atin hindi tayo ng pangalan ng kaya ay lumapit tayo sa para sa gayon ay i-remind natin sa kanila, sa kanya, sa kanila na ang mga kapatid natin na mga ulama ay kabilang sa mga nangangailangan ng tabang, ikaw kayo, ayuda. Sapagkat ang karamihan sa mga kapatid natin na mga ulama, umaasa lang sila sa pagtuturo. Unahinto yung pagtuturo nila sa mga madrasa, Sir Karbawi. Pati pa yung mga pagkukutba nila, mga kapatid natin na mga ulama, doon lang sila umaasa sa natatanggap nila ng dahil sa makapag, kung makapag-sermon man sila sa Biyernes sa mga muski. So, gumawa tayo ng sulat sa ating Chief Minister. Binanggit natin yung ang mga ulama ay kung ang mga driver, abal-abal driver ay nangangailangan sila ng tulong sa pagkahinto yung kanilang pag-drive kayo mga vendors. So, ganun din ang mga kapatid natin ng ulama. Baka mas humihigit pa sila. Maraming mga ulama na wala na silang hanap buhay maliban sa kanilang pagtuturo. O kaya ay pag-inimbita sila na makapag-sermon o kaya ay may mga lecture sila mga iba't ibang programa. So, alhamdulillah, pagkatapos ng nakagawa tayo ng sulat sa ating kagalang-galang na Chief Minister, tinugunan niya ang ating request. And then sa pamamagitan niya, pamamagitan ng ating Eminence Wali ng Bangsamoro, si Sheikh Ali Panando, at the same time siya ang chairman ng Board of Directors ng Hayatul Ulama Islamiyah Philippines. Re-request nila sa atin ang mga membro natin sa ating Hayatul Ulama Muslimin bil Philippines. So yun nga, kinuha natin yung listahan ng mga ulama sa iba't ibang probinsya hanggat sa nakaabot tayo ng 10,948. Yun ay nagmula sa 46 na mga branch office o kaya ay mga probinsya. May tatlong branch office tayo na hindi sila nakapag-sumiti ng mga listahan ng kanilang mga officers at saka mga members. So, yun ang naibigay natin sa pamunuan ng bar. And then ngayon, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa inyong kaalaman, Brother Kadoy, at saka sa mga masugid nating tagapakinig na bukas na umpisahan yung pag-turnover at saka pag-distribute ng ating mga tabang na ito mula sa barn sa pamamagitan ng Hayatul Ulama Muslimin. So bukas naka-schedule ang limang probinsya, Maguindanao at doon banda sa Bukabong Sultan Mastora i-turnover yung mga bigas mahigit 300 sacks kasi mahigit 600 ang 600 hundreds
ang mga membro ng Hayatong Ulama sa Maguindanao na pinamumunuan ni kapatid natin na si Habib Osman. So doon mag-umpisa yung turnover ng mga bigas pas, and then inaasahan namin na kayo ay makadalo at sa kayo mga team nyo upang sa gayon ay ma-coverage nyo yung seremonyal ng ating pagpapa-distribute ng ating mga tabang para sa inyong kaalaman, lahat ng aking mga assistants invited sila na makarating. And then kanina galing tayo sa Mahatwali si Sir Panando, so nag-commit siya na bukas makarating niya. Alas 7 yun ang distribution natin. So tungkol sa mga guidelines, talagang medyo tinindihan natin ang guidelines na ibinigay natin sa committee. At yun ay mapagtulungan ng committee at saka yung mga chairman o kaya ay mga umana sa iba't ibang mga probinsya. Ang pinaka-importante dito ay para sa kaalaman ng mga kapatid, sana'y makakarating sa lahat ng mga chairman natin sa mga probinsya at sa iba't ibang mga branch offices na kailangan masunod nyo. Inshallah ay itong guidelines ay inipos natin sa lahat ng mga grupo natin ng mga ulama. Pero ngayon, inshallah, i-ano din natin sa pangkalahatan. Ang pinakamahalaga dito mga kapatid, mayroong kayong gagawin lahat ng mga chairman ng mga probinsya ng mga dalawang tarpaulin. Unang tarpaulin ay para sa pag-turnover ng bigas, yung ating supplier, ibagsak nila yung mga bigas, yung mga sakong bigas doon sa kung saan ang mapagkasunduan na saan i-drop yung mga bigas na yun. Katulad ng nasa Maguindanao, doon sa banda sa may bungabong Sultan Mastura. Yun na, kailangan yung pag-turnover na yun ay mayroon tayong tarpaulin. And then kung kaya, mas ginusto natin at isa rin yung sa napagkasunduan namin sa committee na sabay na yung pag-distribute. So ibig sabihin, i-schedule yung pagtanggap niyo, pag-turnover sa mga bigas, and then kung kakayanin, sabay na rin makarating yung mga membro para tanggapin nila yung kanilang mga yung mga ayuda o kaya yung mga tabang sa kanila para hindi rin gaano mahirapan yung mga administration ni Tama. So makagawa din kayo ng tarpaulin na para saan? Para distribution. Sa distribution. So tarpaulin. Tarpaulin sa turnover, tarpaulin sa para sa distribution. Yung mga ibang tarpaulin ay kami na lang bahala doon. Pero ang importante, yung dalawang tarpaulin ay manggagaling sa mga chairman ng probinsya na ipinadala na natin yung mga sample ng tarpaulin. So uniform po lahat ng tarpaulin? Uniform, papalitan lang yung pangalan ng branch, munisipyo, at saka yung, of course, yung date ng yung pizza ng turnover at saka distribution. Turnover. So batay sa schedule ng turnover at saka distribution, yun ang ilalagay na pizza, inshallah. And then, marami pang mga ibang nabanggit doon, pero ang pinaka-importante nababanggit natin sa mga kapatid natin na kami sa pamunuan ng Hayatong Ulama ay Muslimin ng Pilipinas, kung hindi natin masunod yung mga guidelines o marahil ay magkakaroon tayo ng tila na baka sabihin na hindi tayo marunong na mga ulama. So mas gustuhin natin na may tigil na natin yung may stop natin pag-distribute ng mga tabang. Kasi mas malaki ang masamang impact kaysa mabuti. Natatanggap natin ng mabuti. Kaya panawagan sa lahat ng mga kapatid na put yung committee at saka itong
yung mga chairman natin, alhamdulillah, kanina napirmahan na yung mga ano, yung mga ID nila. Yung mga ID nila para sa yung work pass nga. At yung akin, pinirmahan ng ating sa Mahatwali. So, ang importante, Brother Sheikh Kabawi, makarating sa mga kapatid natin na sikapin nila na masunod yung mga guidelines ating pag-distribute ng tabang para sa gayon ay makabenefisyo tayo at saka gayon din ang pinaka inaasam-asam natin ay pinaka magiging number one tayo sa pag-distribute ng mga tabang sa mga kapatid natin ng mga ulama. So talagang napaganda rin yung guidance na nabigay ni Sheikh kanina patungkol sa tabang na ito ay tarapatin po na sundin po natin ito pang sa ganun ay yun nga ma-avoid po natin na yung mga ulama hindi po sila mapagkakatiwalaan patungkol sa mismanagement, hindi mapagkakatiwalaan patungkol sa pagbibigay ng tabang na ito. No, so inaasahan po at hinihingi po sa lahat ng ating mga ulama at yung mga committees po na you have to strict, very strict sa mga guidelines na binigay ni Sheikh kanina patungkol sa programa na ito. So hanggang sa simula, hanggang sa katapusan nito, mag-strict lang po tayo, mag-strict para mag-strict sa guidelines na binigay ni Sheikh kanina. Okay, syukran Sheikh sa pagbibigay ng linaw doon sa tabang o ayuda na binigay ng BARM through cooperation sa Hayatul Ulama al-Muslim. Sheikh, since na may mga structure po kayo, Sheikh, ng mga committees po kayo, hindi lang po pwede na wala po kayong mga aktibidad, no? Mga activities sa opisina po ninyo. Maari po bang ipaliwanag o bigyan niyo po ng linaw kung ano po yung mga activities po ng opisina ni Sheikh? At kung may mga taong gustong tumulong sa mga activity na ito, ano po ba yung, saan po pang daan sila po pwedeng tumulong, Sheikh? Patungkol sa activities, ay marami yan eh. Mga sa ano, kung titingnan mo yung mga activities, maraming paraan dun sa mga activities. Pero pinakamahalaga dun, paano tayo makitungo, paano tayo makitungo dun sa mga non-Muslim, halimbawa. Pero ako, natitiyak ko na una-una magiging activities ng grupo ay kung paano mag-alaga ng mga bago. Actually kasi marami tayo talaga mga bago dito. Halimbawa, dito lang sa Cotabato. Pero ibig sabihin, sa ibang lugar pa, hindi lang sa Cotabato, ay marami tayong mga kapatid na ano. Kayo lang una-una, ano, paano natin alagaan itong mga bago. Pagkatapos yung iba pa mga activities, lalabas yun. Depende sa ano, katulad ng, diba, kailangan din natin, katulad ng sabi ni Sheikh, na katulad ng mga seminar. I-seminar sa Dawa yung mga nasararangan ng Dawa. Siyempre, medyo, kumbaga sa ano, kakaiba ng konti yung pakikitungo sa non-Muslim at pakikitungo sa mga kapwa natin mga Muslim. May pagkakaiba ng konti. Kasi iba yung, siyempre, iba yung mga tao na sa labas ng pananampalataya ng Islam at saka iba yung mga Muslim na kung saan, kung meron silang akida na sabi natin tama akida ay medyo nahaluan ng maling akida kaya itutuin mo lang. Samantalang ito, totally, ang kanilang akida, mali. Iba yung patutuin ng totally mali, 100%. Isa dun sa mga hindi naman ano, hindi naman mali talaga na akira kung baka konting ano, konting paalala lang. At ito yung naranasan natin eh. Naranasan natin yung pagkakaiba. Kaya kung baka sa ano, masusing pagsisika para dun sa mga bagong Muslim na yumakap sa Islam at saka kasama rin yung ano, mangyayari nun sigurado ko kapag nag-open kami ng classroom para sa pagtuturo, eh sigurado meron nasisingit ng mga buong Muslim eh. Hindi na may iwasan lang. Hindi mo pwede sabihin, hindi, para sa mga parang Muslim na ito. Kasi hindi pwede pagkait ang Islam sa lahat ng tao eh. Kaya siyempre, priority doon sa mga ganun activities, yung mga, ano yung mga bagong yakap sa Islam. Kasi mas, makasano, iba talaga yung nanggaling sa maling paniniwala kaysa doon sa, nandun naman sa taong paniniwala. Kaso nga may meron lang dadagdagan yung karaman, saka itutuhin yung mga konti pagkakamali. Kaya, sigurado ko yun ang magiging activities na, pero dadami yun eh. Alam mo, katulad mo, kailangan namin ng makipag-coordinate sa mga university. Siyempre sa mga university, lumada lang dito sa atin sa Cotabato City, ay hindi ko alam kung ilagano kalaki ang percentage ng mga non-Muslim sa university. Yun ang trabaho na ano, yung trabaho ng special na ano, special na committee. Mm-hmm. Yung makipag-coordinate, siyempre makipag-coordinate ka sa mga matataas ng religion. Kaya
Maraming mga activities. Isa na, i-ano namin, mga simple ka simple kami nakapag-meeting ng, kasi unang-una, nag-meeting na kami na, yung kwa sa ano, ano lang, pinaka-online meeting para itayo namin yung mga committee. Yan, susunod mo, ay makipakita kami kay Sheikh Abdulhadi, kami yung mga committee na itinayo namin, iaharap namin kay Sheikh Abdulhadi. Pagkatapos nun, pagkatapos namin iaharap, ay ayusin namin yung aming opisina. Para doon lang kami mag-meeting kung kailangan ano, kami na lang sa committee. Pero hindi talaga, kung baka sa rin, hindi may kakaila na kailangan namin talaga ng cooperation ng mga kapatid natin. Siguro, mahingilin namin sa Kisya Kabdulhadi yung cooperation ng lahat ng brands. Kasi kahit malang isa o dalawa na makipag-cooperate, kung baka sa rin, kailangan ng coordination, makipag-cooperate doon sa kung sino yung kailangan na haharapin namin dun sa bawat lugar. Right? Eh, kailangan din namin din eh. At kailangan din namin na makipag-coordinate sa lahat ng mga Islamic center. Tama po. Siyempre, yung mga Islamic center, majority din, nag-aaralan ng mga bagong Muslim at makipag-harap sa mga non-Muslim. Eh, kailangan namin makipag-coordinate sa kanila. Eh, siya nga, ay, yung pinakalistaan ng mga activities namin ay depende yun sa, ano, depende yun sa pangailangan nung current situation. Depende sa ano. At depende rin sa kakayanan. Pero inshallah, may tayo lang yung opisina namin at lalabas din yung maraming ano, maraming pamaraan katulad ng mga seminar. Pero pinakapamaraan din sigurado ko na magawa namin yung paano namin aalagaan yung mga bagong Muslim. Yun ang pinakapamaraan sa lahat. At doon sa makipagtulungan, eh, kumbaga, kailangan namin ng tulong ng lahat na pwede sa ganitong larangan, lalong-lalo na yung mga ulama. Kailangan namin. Pagkatapos doon, kailangan din namin ng tulong, materially. Sabihin, siyempre, sabi nga nila, hindi tatakbo sa sasakyan kapag walang gasolina. Diba? Kaya, oo, nandun na yung devotion na talagang gagawa kami. Pero kailangan din namin paano kami kuminos. Kailangan namin, kumbaga sa ano, direct na po, financially. Diba? Inshallah ay hindi naman tayo ano, kumbaga sa ano, sabi nga ng isang kapatid, hindi ko sabihin ang pangalan, ano, ikbali, ano bang, kumbaga sa ano, pwede ka ba na, ibig sabihin, kahit wala kang sweldo, sabi ko, sweldo, susunod yan eh, umuna yung dati ng trabaho eh, magtrabaho na tayo, pagkatapos sweldo, darating na yun eh. Ayun, sweldo sa Allah sigurado. Yes, yun lang, ano, kayo lang punto. Actually, ito eh, Sheikh Abdulhadi, ito eh, payo ko sa akin sa lahat, payo ko sa lahat. Huwag kayo muna mag-isip ng sweldo. Kasi katulad, ang kausawa siyang magbigyan ng Lord. Kasi ang punto, mga kapatid ay ganito. Kung sa ganitong larangan, trabaho ng mga propeta, eh unang naisipin yung material, iwala po, hindi mo tayo. Shutdown niya. Pero kung isipin mo, ay kung paano na parating ang isahin na uwa, sa pamaraan na gusto na kasama na tayo, imposible at pababayaan ka ng kalaswan. Imposible. Huwag ka mag-isip ng negative sa bagay na ito. Ayon sa na-experience ng marami, walang negative dito. Lahat positive. Ang mali lang na negative, pero sa tama lang negative, eh negative sa COVID-19, pero dito positive talaga. Exactly. Masha'Allah. Okay po, masha'Allah. Talagang direct to the point, no? Bullseye, yung sinabi ni Sheikh kanina patungkol sa mga aktibidad na ipapatayo po nila insha'Allah sa hinaharap. Of course, yung tulong, wag po kayong mag-alanganin na tulungan po yung opisina ng Haya, opisina ng Assistant Secretary for Religious Affairs, no? Kasi, yun nga, sinabi ni Sheikh kanina na ang sasakyan, hindi yan aandar ko lang pang gasolina. Yun yung pinaka-point doon, no? Both financial support and moral support kailangan po ng mga ulama natin, no? Hindi po pwedeng isipin natin na mga ulama na hindi na po nila kailangan ng financial, no? Kumakain din po sila, may binabayaran na bills, no? May mga anak silang pinapaaral. No, huwag po natin isipin na ulama, kahit walang sweldo na ganito, no? Hindi po, maling pananaw po 'yon sa ating mga ulama, no? So, maraming salamat po, Sheikh, patungkol sa paglilinaw sa aktibidad po ninyo at of course, yung tulong na pwede pong maiambag sa inyong opisina. So, Sheikh Abdulhadi, bilang huling katanungan bago po yung huling mensahe sa ating mga minamahal na taga-subaybay, ano po ba ang masasabi po ninyo sa mga taong nagtatanong patungkol sa bakit marami itong Assistant Secretary General ng
Hay'a, samantalang ang unang istruktura ng Hay'a, kung hindi pa ito na-revise, ay tatlong assistant lang po, assistant secretary general lang po. Ano po ba yung explanation ninyo patungkol dito, Sheikh? Mula noong 2004, yun nga, tatlo lang ang secretary general. So, ay di ako, sa ngayon ay minister ng MAPAC. And then, before that, 1992, nung itinatag ni Al-Alama sa Madhas, mag-irham mo yung Majlis Ulama, Council Ulama, so, wala nang mga assistant. Wala nang mga assistant. So, alam natin na unang-una nasabi ni Sheikh na malawak ang ating panahon. Yung mga aktibidad, hinahawakan, mga katungkulan ng mga ulama ay napakarami, napakalawak. Saka nabanggit natin dito yung mga mission, yung mga objectives natin. Ay, ang malawak. Napakalawak talaga. So, kailangan ang malawak ay malawak din. Ang ilalagay na bagay sa isang malaking lugar ay malaki rin. Pwede yung maliit. Isa pa, alam natin na ang panahon ay nagbabago. Kailangan natin susunod tayo sa pagbabago ng mga kinakailangan natin ay nagbabago. Pwede natin sagutin din yung nabanggit mo na bakit namamalagi yung pag-interview nyo sa Hayatul Ulama. So, alam nyo, katulad ng nasabi mo na lahat ng naging kasama natin dito ay pawang mga assistant secretary general. So, ang pakay natin, Sheikh Brother Kabawi, lahat ng mga assistant secretary general maimbitahan natin. And then, ito ay isang bukod sa pagpapaliwanag, pagpapakilala sa ating Hay'a at sa kayong mga opisina natin na magkakaiba, pagpapakilala din sa mga kapatid natin tulad nila siya kapatid. Kahit kayo hindi nyo alam na kung ano ang katungkulan niya sa Hayatul Ulama, kasi ang namamalaging inilalagay nyo sa lahat ng mga prayer ay graduated from Kumpulpura. Hindi man yung may lagay na assistant secretary general. Sapagkat hindi nyo alam kung ano siya sa Hayatul Ulama. So, isa na itong opisina ng actually ang kanyang title ay Al-Musayyadul Aam, Al-Aminul Aam, Al-Musayyad li Su'unil Adyan, Religions Affairs, Religion yung affairs ng mga religions. Kaya puro lahat ng mga committee na nabanggit niya, isa pa, may isa pa Sheikh na hindi kalimutan ni Sheikh, yung Mukarramatul Adyan, yung comparative of religion. Parang ano yun, parang sila ang mag-focus kung paano nila ikumpara ang Islam sa iba't ibang religion. So, siya ang napili natin kasi kanina nagtatanong, parang may doubt sa sarili. May doubt sa sarili. So, para sa kalaman ng lahat, mula nung dumating tayo sa Saudi, 1992, ako ay natanggap sa Islamic University. So, nadat na natin doon sa taon na yun na siya ang namamahala sa larangan ng dawa sa entire ng Saudi. Mayroon tayong uubi. So, ang dawa ang UOB sa entire ng Saudi, bagkus ay panahon yun, hindi lang Saudi, Sheikh. Kasi wala pang mga chapter. Wala pang mga Kuwait at iba pa. O, yung sa Kuwait, mayroon kami sa Kuwait na UOB, pero under pa rin sa Saudi. Under kay Sheikh? Under sa kay Sheikh. So, lahat ng dawa doon, bukod sa kilala sa pagkadaya, propagator sa Jeddah, pero sa entire ng UOB, siyang humahawak sa tinatawag na dawa. At ako sa panahon na yun ay ako naman ang chairman ng dawa doon lang sa Madina. Masyaallah. So paano natin hindi ilagay si Sheikh? Siyang guro natin sa pagdadawa.
So, ibig sabihin na nakita natin na mas capable siya kaysa atin, sa hinggil sa sinatawag na pagdadawa. So, mayroon tayong na-interview na natin yung Assistant Secretary General for Media and Relation, Public Relation, Sheikh Abdul Kahar Musa, and then si Sheikh Saad Sindato, Finance and Administration. Finance and Administration. So, wala nang humihigit sa kanya kasi nakikita natin yung university, yung Jamiat Cotabato. Kasi ako mula nung naitakda tayo na bilang Secretary General, yun ang nagiging hanggat sa ngayon hindi pa rin nawawala sa isipan natin na kailangan kung makapili tayo ng mga tao, yung wala nang humigit sa kanila. Sa kanila, ika nga. So, na-interview natin yung sa Internal Affairs. Si Sheikh Ismail Tuanadato. Internal Affairs yun. And then, mayroon din tayong isang Assistant Secretary General, yung General Foreign Affairs. Foreign Affairs. Mayroon pang Foreign Affairs. Hindi pwede maiwanan natin yung mga ulama doon sa labas. Kailangan maging kasama natin. Saka yung mga estudyante sa iyo. Wala pa yun siguro, Sheikh, na-interview? Wala pa tayong na-interview si Dr. Kamaruddin Abdul Karim. And then, Dawa in Education. Dawa in Education, si Dr. Muhammad Ansar. Hindi pa natin yan na-interview. Hindi pa natin naging kasama. And then, si Sheikh Unol Adian. And then, mayroon pa tayong Assistant Secretary General for Hajj in Umrah. Malaking trabaho yung Hajj at saka Umrah. So, si Dr. Abdullah Al-Hajji Munir. So, hindi pa natin yan na-interview. Ibinungkod natin yung Hajj para kasi kailangan matutukan natin yung Hajj na ang Hayatul Ulama, yung Muslimin na Philippine. Kung sakasakali na ano na nila yung Hajj Affairs Bar, kailangan mayroon tayong ano din sa kanila, tie up sa kanila, kasi kami nila Sheikh, marami kaming experience sa pag-hajj at pag-obra. Ako mga sa mga mahigit 20 ako nakapag-hajj. Yung mga kapatid natin na mga estudyante doon, ang mga programa namin lagi ay nagsa-Sheikh kami doon sa loob ng iniipon namin yung mga Bangsamoro. And then, kami ang nag-guide sa kanila. So, marami kaming experience higil sa atin at sa pag-hajj. Kaya ibinukod natin yung pag-hajj kasi nakikita natin na may mga kailangan natin na maka-tie up doon yung Hayatul Ulama ng Muslimin ng Philippines. So, mga sampu ang Assistant Secretary General, ikasampu yung Deputy for Alimat. Kaya kasabira pinagdilay. Kahapon ay nag-meeting din sila. So, nakikita natin na kailangan natin talaga itong mga opisina ng mga general. So, isa rin sa payo sa atin ang mga master ng management. Kailangan bawat aspekto ay may gumagalaw doon. Hindi ako lang. Kasi hindi natin kakayanin. Saka baka mamaya lalabas na dictatorship. Yes. Dictator tayo kung tayo lang magano. Pero yun nga, sa ngayon, minsan dahil ayaw natin na hindi makagalaw yung ating Hayatul Ulama ng Muslimin. So, ang nangyayari, yung hindi pa na nagagawa, hanggang sa kaya natin ay ginagawa natin, sinisikap natin. Para sa gayon ay hindi masabi ng mga tao na mayroon tayong pangalan, pero wala tayong bahay. Mayroon tayong pangalan, pero wala tayong mga identity. Wala bang ikinikilala sa atin na Hayato Ulama ng Muslim? Mashallah. So talagang sa ating mga masugit at mga minamahal na taga-subaybay, magtatanong pa po kayo kung bakit napakarami ng Assistant Secretary General. Yun nga, no? Dahil sa malaki rin kung ano yung mission and vision ng hayaan na ito, so nararapat yung mga galamay o di kayong mga kamay na itataraga ng haya ay marami rin at saka malay ka rin. Kung sa ganun, maabot yung hindi kayang abutin ng iilan lang na kayang abutin ng mga mararaming mga galamay. Nakalimutan natin pala yung kay Dr. Muhammad Nadir, yung assistant
General for Religious Affairs. Yun ang Religious Affairs. Scientific Research. Ito, religion. So, unul adiyan. Religion. So, big sabihin, focus sa mga relihiyon. Relihiyon. Ang religious sa Islam lang? Oo, sa Islam. At saka yung general coordinator siya, assistant. Pero yung opisina ng general coordinator ay under sa opisina ng secretary general. Mayroon tayong tatlong committee o opisina na under sa akin directly. Under sa opisina ng secretary general, opisina ng general coordinator for activities. Yun ay naa-plano sa mga activities. And then secretariat, under sa akin, and then yung muhasa bawat tadkik. Yung ano yung accountancy. Accountancy. Ano yung tadkik, sir? Parang ano ba siya? Nag-uusisa. Nag-uusisa. Halimbawa, may financial report. So, isumiti sa akin. So, ibigay ko sa opisina na yun, accountancy in sa bawat tadkik. So, under sa atin yung tadkik kasi para pwede natin makita lahat ng mga opisina at saka mga committee. So, talagang napakalaki pala itong struktura ng Hayatul Ulama ng Muslimin ng Pilipinas. At gradually, sa ating mga talakayan patungkol sa kaya, no, part 6 na po ngayon, ay unti-unti na nalalaman po natin kung ano po ba itong responsibility, yung mandato ng bawat opisina. At sa mga hindi pa po nakakapanood, yung mga naunang mga talakayan po natin patungkol sa kaya, mula part 1 hanggang dito, panoorin po ninyo ang mga videos po natin dito sa Bangsamoro Media Production. So dahil sa sobrang na po yung oras natin, Jack, no? 1 hour and 12 minutes, no? Medyo mahaba-habang usapin, no, talakayan, no? Hindi po natin namamalayan yung oras, yung tagpo ng oras, no? Dahil sa sarap ng ating mga pag-usap dito. Hindi po natin yung mga kasama po natin, no? Minsan nangangalay na dahil sa, no? Pero tayo dito sa harapan, talagang napapasarap yung ating usapan dito. Ating usapin dito patungkol sa kaya. Kaya hindi po natin namamalayan itong oras na ito na lumilipas. So, pinagpaghuli, pinapasalamatan po natin yung lahat ng ating mga taga-subaybay. Mahal natin mga nagpanood sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa lahat ng ating programa dito. At asahan po ninyo, inshallah, marami po pong mga darating ng mga programa natin, Islamic Lectures, no? For your information po, inshallah ay mag-lecture po isa sa mga kilala rin po natin na Sheikh, si Sheikh Luqman Sultan, sa lingwaheng Maguindano naman po Sheikh, patungkol sa Arbaunan Nawawi, no? 40 hadith ni Sheikh An-Nawawi. Yan po ang tatalakayin niya, inshallah. And of course, si Sheikh Abdul Kahar Yusuf din po, tatalakayin po niya ang patungkul sa Quran. Series of lecture po. Abdul Kahar Musa po. Yes. At si Sheikh Saad bin Abdul Fattah din naal po, tatalakayin kung ano po ba itong human nature. No? Human nature na kung bakit may paniniwala ang bawat isa sa Panginoon at kung may mga ATS po na ganun yung kanilang paniniwala. So, tatalakayin po niyan, inshallah, subhanahu wa ta'ala. At bilang pahuli po, syukran po, maraming salamat sa inyong walang sawa na panunood sa programa natin na Islam para sa lahat. Hati sa inyo ng Bangsamoro Media Production. Ito po ulit ang inyong anak, kapatid sa pananampalatayang Islam, kababayan, Karlawi bin Salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum. Alaykum.